What's up guys? Nandito naman kami sa Istiraha. Ayan. Galing ako dun sa ano. Naghatid ako ng chai. Ay, pakita ko sa inyo dito. Swimming pool. Ayan. Ayan dito. Ayan, swimming pool ito ng mga babae. Bawal tayo dito eh. Pero wala pa naman tao. Kaya ayan. Kita nyo pa yan. Yan dyan sila naliligo. So ayan. Pasok tayo dun. Pero pag may mga babae dun, bawal pumasok dun. Kaya lang ngayon, kami pala yung naunang dumating dito. Kaya wala pang tao dun. Yan, nabidyoan natin yung ano, swimming pool na yan. Ayan, nagdidilig. Sige. So, ayan guys. May dala ko dito ang biscuit. Ang bag na biscuit. Bibigay ko ito dyan sa ano, sa mga caretaker. Ayan, ano ito, yung parang dates din ang laman nito. Ginawa ng biskuit. Ibigay ko ito sa kanila para bigyan din nila ako ng fresh dates. So tara, bye-bye. So ayan, medyo maaga kami dito dumating. Hala! Ay, may nag-harvest ng dates. Kevin Hall! Hey, Sawi. Ayan, nag-harvest sila ng tamaro. Ha? Ay, kwais, alhamdulillah. Alhamdulillah, kwais. So, ganyan pag-harvest ng tamar, guys. Ayan. Ayan. May mga balaster yan. Para ma-harvest nila yan. So, ganyan ginagawa nila yan. Hanggang doon sa mga ibang tamar. Nalagyan nila ng ganyan. Para ma-harvest nila. Saka iniisa-isa nila yan. No? Para, kasi yung iba niyan, hilaw pa eh. Hindi pa naman hinog lahat. Pasyal tayo doon sa unahan ulit. Check ko lang kung pinatubigan nila yung palestahan doon yung sapa-sapa. Hindi nila pinatubigan pag atitan ko yan nila. Parang may ari yan, galit. Ay nako, walang tubig. Kailangan tubig, oh, awan. Magkaroon ka lang ng ganitong ari-ari, ano. Ayan, no. Kalaki nito. Kaya kaya ito mga isang hektarya. May bakura na ito. Laki. Malaki. Oh, ayan. Ayan, ayan. Lawak yan. Gandun. Gandun sa dulo. Ito, oh, grabe lang hinog. Puro hinog. Ayan, oh. Ayan, laki nakuha kasi matayog. Ayan, oh, matayog masyado yan, oh. Ayan, oh. Ayan. Guys, pakita ko sa inyo yung okra dito. Yung nakaraang vlog ko, may okra dito, ano, na mataba. Kita ko sa inyo ngayon. Ayan, dito yun, no. Nawala ng okra, binunot na. Namatay na sa init. Ah, pati ngayon patula, oh.
pantay. Hindi nakagwanta sa init. Ayan, oh. Mamatay na rin yan, oh. Grabing init kasi. Ayan, oh. Oh. Ay, hinarbisan na yung tamar, oh. Kunti na lang. Doon, nakaraan yan, oh. Hinarbisan na, oh. Dami ng ginuha, oh. Ginuhaan na to. Maluwag na yung balot, oh. Dati, ano to, eh. Hitik na hitik ito dati. Ito guys, ito ang babaeng tamar. Alam nyo kung bakit? Tingnan nyo kung bakit ito sa tinawag na babae. Tuwink! Tuwink! Kita? Kita ang kalunduban. Nga, ina naman tayo ng tamar na to. Matamis to eh. Kain na naman tayo ng tamar. Oh. Hmm. Pomegranate. Tingnan niya naman guys ang puno niya. Napakaliit. Tapos, oh. Ang nagpalaki dyan, palapa lang eh. Hindi kasi natanggalan ng palapa. Ayan. Ang liit-liit ng puno. May hagdan guys. Akyat tayo guys. Tingnan natin yung sa kabila niya. Yung asensura ng kabila niya. Akyat, akyat. Istiraha din pala to. Ayun. Ang daming tamar. Ang lawak din dito. Okay, kaya yan ah. Udar eh? Udar nasig. O yan, hindi ko na alam ang sinasabi nila. Udar sa iyo, suko mo yung panty daw eh. Kabayan. Ah. Kabayan. Years later. Yo, what's up guys? And welcome po sa aking channel, ano? Welcome back po sa aking channel. Meron po tayo ditong isda na nabili, ayan. Ito ay sa tawag namin sa Bisaya parang budburon. Budburon ito, 'di ba? Sa mga kapanood diyan, ano budburon ito, ano? Hindi naman ito tambakol o guldiasan. So, ayan. Pero, ito siya. Klase din ito na ng tuna. Ayan. Kaya lang, hindi siya malalaki. Maliit nga lang. So, ayan guys. Share ko lang sa inyo. Gawa tayo ng isang recipe ulam na naman na gawa sa tuna. Ayan. So, atin na pong hiwa-hiwain ang ating tuna. Ayan. Hiwain lang natin siya ng mga tatlong hiwa siguro. Masarap ang ulo nito. Sabawin. Ayan, sasabawin ko ang ulo nito. Sisigang ko ang ulo nito. Yari ka ngayon sa akin. Ulo ka. So ayun po guys, ayan kahapon ay umalis kami pero naulam po yung ulo niya, sinigang ko. At ito nga po yung ating tuna ay galing to sa ref, ayan. Na freezer ko siya kaya medyo hindi pa siya tunaw yung pagka-ice niya, pero yan hiwa-hiwain ko na po ito siya ngayon. Ayan, at natin ang gagawa nito ng recipe ulam na naman, ano, at share ko po sa inyo kung anong recipe ulam natin sa araw na ito, ano.
So ayan po guys, ang gamit ko po ay yung bread knife. Ayun, tapos na po ating iwahiwain ng ating isda at hugasan natin ito guys para yung lansa niya ay mawala. At ito ho ay atin ding patutuyuin. Gagamit tayo ng tissue. Ayan. Tuyuin natin siya para hindi siya magtubig-tubig ano. At lalagyan po natin siya ng asin. Ayan, bubudbura natin ng asin sa ibabaw. At paminta. Ayan. Ayan, ihaplas lang po natin asin at paminta. Ayan. At babalik na rin po natin. Ganon din po sa kabilang side. Ayan, tutuyuin din po natin yan. At lalagyan din po natin the same procedure lang ng asin at paminta rin. Ayan, kikita nyo naman po ano. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga gili kong tagapanood sa aking mga vlogs. Ano, shoutout po sa inyo. Saan man po kayong panig ng mundo naroroon. Ayan. At prepare na po natin guys ang ating mga ricado. Ayan po guys, ayan, naka-prepare na po ang ating mga ricado. Ayan, nakikita nyo po, may bawang, may sibuyas, ayan, may sili, may luya, may green onion at bell peppers. Ayan, mag-umpisa na po tayo magluto guys. Ayan, samahan nyo na po ako guys. So sa atin pong kawali, ayan, habang naghihiwa-hiwa po ako ng mga sangkap, mga ricado, ay pinainit ko na po ang ating kawali. Ayan, lagyan po natin ng vegetable oil at yung ating minarinate na isda sa asin at paminta kanina. Ayan, ipapan-fry lang po natin iyan. Ayan, ganyan po. Hindi po natin siya susunugin ng pagkaluto. Ayan, at hindi na po natin malalasahan mamaya yung sarap ng isda kung suno yung ano siya, yung parang tostado na pagkaprito. Ayan, hindi po ganun. So ayan po guys, luto na po itong ating isda. Ayan, ganyan lamang po ang pagkaprito niya, hindi po siya yung sunog. Ayan, nahuni na po natin guys. At susunod na po nating iprito ay yung ating luya. Ayan, nakikita nyo po, maninipis lamang po ang hiwa ng ating luya. Ayan po yung ating parang susunugin. Ayan, meron po tayong purpose niyan mamaya, makikita nyo po. So ayan po guys, toasted na po yung ating luya. Ayan, nakikita nyo naman po. Ahunin na po natin ito at talagang okay na siya. At susunod na po natin guys, magigisa na po tayo ng ating sibuyas at ang ating bawang. Ayan, magkasunod lagi yan, sibuyas at bawang. Ano? Namiss ko mag-shoutout guys, kaya shoutout po sa Togs Family. Ayan, Bosby Dogs. Boys Wapa North, ayan, The School TV, ayan, shoutout sa mga Tugs family natin dyan, ayan, shoutout kay Bus Eli Matas, ayan, Papa Renz, kay Aimee Official, Revise the Punks, ayan, Tokayo Edot, shoutout kay Kuy Sabitsky, ayan, shoutout din kay Beng Photography, ayan, guys, nilagyan ko na po ng tubig, guys, kalahating basong tubig, at dalawang kutsarang toyo, ayan, soy sauce po, ayan. Tapos yung po ating oyster sauce, dalawang kutsara din po. Ito na po bali ang magiging sauce ng ating pinirito na isda kanina. Ayan, bali inuna natin yung isda kanina pag pan-fry. Tapos itong sauce pinahuli natin. Tapos ngayon guys, yan, ibabalik na po natin yung isda. At patutuyuan natin, hindi naman siya patutuyuan, yung parang palalaputin lang natin yung sauce niya kasama na yung isda. Ayan, at nilagay na rin po natin yung ating mga ibang sangkap. Ayan, lagyan po ulit natin ng paminta. Ayan. Lagyan din po natin ng isang kutsaritang asukal. Ayan. Ang asukal po ay alternative sa bitsin. Ayan, kung kayo po ay nagbibitsin, subukan nyo po ang asukal. Ayan.
Sarap po ang lasa kung asukal lang gagamitin din natin kaysa naman na bitsin ang ating gamitin. Ano? Yan, takpan po natin at pakuluin. Yan, kumukulo na po siya. So, balik tarin lang po natin yung isla, guys, para yung kabilang bahagi naman ay manuot din yung ating mga ano, sangkap sa kanya. Ano? Lagyan din po natin ng chili powder, yan, kalating kutsarita, at meron din po tayong paprika. Ayan. At yan po ay ating pakuluin lang sa medyo medium na apoy hanggang sa lumapot-lapot ng kaunti yung sabaw. Ano? Shoutout po sa aking mga super chatter at aking mga members. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagpamember sa akin. Ano? Yung mga pinamembers nyo po at mga pinakulay. Ayan. Meron po tayong patutunguhan yan. Ano? Shoutout din sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan. Shoutout din kay Thinking Buddy at kay Marty Bibawalan. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, hindi ko man po kayo maisa-isa. Ayan. Alam nyo na po sa inyong mga sarili, sa inyong mga puso na kayo po ay nanonood sa aking mga vlog at kasama po kayo sa aking shoutout. Ayan, nakita nyo po guys, medyo malapot na yung ating sabaw. At ito po ay ready to serve na guys. Ayan, hindi na po magtatagal. Tikman muna natin. Ayun. Ayos na. Ahunin na po natin guys at ready to serve na ang ating braised tuna. Ayan, yan po ang ating ulam recipe sa araw na ito. Ayan, pwede nyo po itong gayahin guys. Simpleng-simpleng luto lang po. Ayan, iserve nyo po sa hapagkainan ng matikman ng inyong mga mister, ng inyong mga misis, mga anak, mga chikiting. Ayan, mga tiyahin, tiyuhin, lulo at lula. Ayun, nandito na naka-serve na ang ating recipe ulam. Lalagyan lang natin yan ng konting burloloy. Yan po yung ating luyang pinirito kanina. Yung inilagay ko na iyon po. Ayan. Saka nilagyan din po natin ng dahon ng green onions. Ayan. Mga pakuri-kuri lang ba? So, ayan guys. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aking vlog sa araw na ito. Ano? Umpisa na po natin itong kainin. At baka ito'y kainin pa ni Dilbok at ni Kumparing Try to Fix. Si Papa Hames. Shout out sa aking mga friend Basher. Ayan, Winter Snow. Shout out nanay ni Anika. Ayan, mga butihing kaibigan ko po yan. Kain po. So, ang kanin ko po ay brown rice. Sarap yan. Oops. Unang sobo para sa iyo. Sa inyo. Super chatter.
Masyado yan. Guys, hanggang dito na lamang po guys. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aking vlog. Ingat po tayo palagi at sama tayo naroon. Bye bye po, God bless. Bye bye.